Hello, I hope you are okay. So my name is Mrs. Beverly Suarez. You can call me Ma'am Bev. And ang video lessons na ito ay mapapanood nyo sa aking channel sa YouTube kung saan magkakaroon tayo ng different video lessons na ilalagay ko sa isang playlist para madali nyo pong mapanood. Ang nilalaman ng mga videos na ito ay ang lesson natin sa bawat araw. Okay, so let's start learning. Hello, good morning, good afternoon, and good evening. So welcome back to our class sa third quarter, TLE CSS 10. Okay, so week number 2 na tayo at module number 1 ang i-discuss natin for the third quarter. Okay, so anong ibig sabihin nun? Ayan, third quarter. Okay, so anong nilalaman ng WHLP? Ito po. Ayan, review lang natin siya. Ayan. Ano ang mga sasagutan? What I know. Okay, pero ang what I know na skills test ay nilagay ko sa Google Classroom. Sa Google Forms, yun. Okay. Tapos, performance task na sasagutan nyo sa e-note ng e-learning. Okay, then assessment na sasagutan nyo sa Google Classroom. Kasi naka Google Forms din kasi yan. Okay. So, ayan. Okay, so yun. Now, syempre, ang attendance ay mag-enable during your schedule lang. So, huwag kalimutan mag-attendance. And the soft copy of the module ay nandito. Nandito. Okay, so nandyan. Nandyan yung soft copy niya ng ating module 1 for the third quarter. As you can see, may tatlo ditong activities. Okay, by Sunday, ito mag-enable. Magiging visible. So, yan. So, by Sunday, makikita nyo ano ang what I know, kung ano instruction ko para sa what's more, at ano ang assessment. Okay? So, pakita ko lang muna siya para may preview kayo, syempre. So, what I know, pag nag-enable na yan, ma-access nyo na yung what I know. It's in GForms. Okay? So, ayan. Just type your name. Halimbawa kayo ulit. Sino ba sinample natin? Si Lily Cruz, no? Ayan. Tapos, select your section here. Ano section kayo. Okay. And then, click next. Tapos, ito. Read each statement carefully. Select yes if you have an idea about the network and select no if you don't have any idea about the network. About the statement. Okay. So, ayan. So, number one. Ayan. Yes or no lang. Pili ka lang dyan. Halimbawa, yes, number 2, ano ba to? Okay, ay, feeling ko alam ko to. Ganun. So, and so forth hanggang makarating ka sa number 10. And then, sasabit mo na. Yun, ganun lang. That easy lang po. Okay, so what's more, nasa e-learning siya. Discussion board, nandun yung question and then answeran sa e-note. Okay, so pag nalagin nyo na yung e-learning account nyo, syempre punta sa, ayan o, nakita nyo yung I apologize. Balikan natin, I apologize. Ayan. We apologize for the inconvenience. The e-learning platform is blah, 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 blah. Nagsusaw sila, chorbanes. Okay, so if ever man sa end ninyo ay magbagal. Tignan natin comments. Anong kinoment nila dito? Makikita, mababasa ko kaya. Char. Okay, anyway. So, yun lang. Yun lang sabi ko. If ever magbagal. Kasi, since kahapon, nang nag-check ako ng activities ay quite mabagal nga. Ayun, pero pwede namang pagtiyagaan. Takes time naman, 'di ba? May mga ilang segundo bago siya makarating. Okay, so asa na nga ba? Sa discussion board, 'di ba? Dito. Ayun, ito. Yan, discussion board. So, ito po. Module 1, quarter 3, what's more? Answer in e-note, 8 points. So, ito. Choose the correct answer on the table below. Write your answer in the space provided. So, this is the table. Yan, kita nyo. Yan yung mga pagpipilian. So, meron ka ditong, let me see if I can enlarge this. Ayan, meron ka ditong common types of network, 1 and 2. Kailangan alamin mo, alin dito sa mga to ang under ng common types of network, dalawa sila.
Yon, ganon. Tapos, types of network operating system, dalawa ulit. Alin kaya dito yung dalawang yon? Tapos, hybrid network, apat. Ano kaya ayon? Okay? So, ang maganda gawin dito, copyin mo to. Yan. Copy mo. Okay. Para pag nag-answer ka sa e-note, ano na. Hindi ka na magta-type. Yan, ano man lang. Tapos, ang ginagawa, ang magandang diskarte dyan. Ay, kaso sa mga, ano to eh, desktop, laptop lang ito magagawa. Yung mag-right click ka, tapos click in new tab. Pero I think pwede rin naman siguro sa cellphone kapag kinlik mo ng matagal itong button na to. Okay. So, ayan. Paste mo yung answer mo. Ganyan na pala itsura ng e-note, oh. Uy, wow. Bongga. Ay, hindi kasi. Ang ginawa ko pala ay answer question. Mali. So, bakit ko nga ba? Yeah, ano yun. So, ito lang. Copy mo lang siya dito. Copy, tapos punta ka sa e-note. Ayan. E-note. Mag-link new tab na lang tayo. Para nababalik-balikan natin. Tapos, third quarter. Ayan. Huwag kalimutan. Ilipat ng third quarter para third quarter na. Ayan. Tapos, click add activity. Maghahanap yun ng title, diba? Dahil pala ito muna kinapi ko. Ayan. Copy nyo yung title. Yung title, please. Sali ko ng quarter 3. Tapos, activity title. Ganyan. Next. Pagkatapos niyan, ito na, kukopyahin ko ulit siya. Okay. Yan, may numbering na ako. Ngayon, ano yung sasagot ko dyan? Halimbawa, feeling ko ito yun. Ay, hindi pala makakopy dyan. So, tingnan mo na lang, type mo na lang. Feeling ko, sample natin, peer to peer, ano yan? Peer to peer network. Yan, type niya lang ganyan. Okay, tapos sunod, number 2. Ano kaya dito yan? No, yung parang ganun. Ganun! Tapos, i-click nyo na ang next and save. Okay? Click natin, next and save. And, ayan na. Okay. Hanggat hindi ko pa na-checkan, alam nyo naman, weekends ako nag-check, diba? So, yan. Click nyo lang itong view and edit, just in case, ay, parang may kailangan pa akong anuhin dito. Palitan. No, halimbawa, may nakalimutan kayo. Gusto nyo ma-check, tama kaya yung na-save doon. Hindi, ayan. Ganyan ulit. Pag-uwi nyo, tapos click next and save. Ayun. Okay. So, ganyan. Ganyan po yung accomplish yung what's more. Now, assessment, nandito sa Google Forms. Sige, tahan natin si Google Forms. Once again, itong mga nasa Google Forms ay sa Sunday pa ito mag-enable. Pero yung nandun sa e-learning, pwedeng-pwede na magsagot agad doon. Okay? So, ayan. Type lang ulit your name. Tapos, click the section. Tapos, ito siya. Identify what network structure is being shown. Select your answer from the choices. Okay? So, ayan. Ito yung choices. Pili ka lang dyan. Okay? This is number 1. This is number 2. Ah, feeling ko ito yan. So, and so forth. Hanggang makarating ka sa number 5. 5 na ba to? Ayun. Okay. So, 5 items siya. Yung assessment. And that's it. Click nyo lang yung submit. Okay. And yun lang. Tatlo lang yung inyong activities for the module number 1. Okay, yun lang. What I know, what's more, and then assessment. So, ganito po. By next week, syempre yung Monday, at Wednesday, Monday, yun, yung Monday classes ko, yung nakaschedule sa Monday, ay makaklasihan ko pa kayo. Okay? Tapos, alam nyo naman, every first day of the quarter, ay may pa, ano tayo, pa presentation type, no? Yung using, peer deck, para interactive siya, na may naka-present, tapos doon kayo magsasagot, yung mga ganun. Okay, every start of the quarter, may ganun. Okay, so magagano'n tayo, magdi-discussion tayo. So, expect nyo na may gym tayo ng Monday. Ngayon, pagdating ng Thursday, I'm sorry, Thursday schedule. Ako ay wala ng Thursday at Friday dahil nandun kami sa OTG distribution. Kaya, yung Thursday at Friday, panoorin nyo na lang itong video lesson na ito kung paano nyo sasagutan itong mga activities na iyan. Okay?
Kasi yun, hindi na naman tayo magkakapag-klase nun. Kasi syempre, wala nga ako ng Thursday. At hindi rin tayo makakapag-makeup ng Friday. Kasi wala ulit ako ng Friday. Kasi dalawang araw ang OTG distribution. Okay, so ganun. Ayan. And so, individual learning monitoring, shit. Okay, the always kung paano sasagutan. May mga suki na dyan na nagsasagot talaga. Maraming salamat sa mga hindi pa rin. Nasuking hindi nagsasagot. Hanggang ngayon, hindi nyo pa rin alam kung paano. Ganyan po yan na-accomplish. May docs yan. Doon na po magta-type. Yan, ganyan. Ano bawa? Okay. Just type your name, grade and section, the advisor, module title, module number pala. Kahit ganun lang. Module number, ganyan. Tapos the day-to-day. And then, status. Ano lalagay sa status? Bahala kayo. Kung ano gusto nyo ilagay, pwedeng ganito. Yan. Okay. And then, magkalimutan ng name ng parent. Over it ay e-signature. And then, yun. Ito-turn in nyo lang siya. Dito. Yan. Ito yung docs niya. Kaya na kayo pwede mag-turn in. Okay. And that's it. Now, let's go to the lesson itself. For the module number 1 ng quarter 3. Ayan, setting up network operating system. Okay, so one lesson lang to, which is about setup of user access. The objectives are the following: distinguish network operating system, identify network structure, and set up client or user access and security. So we only have one lesson sa module number 1, setup user access. Tapos ito yung first activity na pinakita ko kanina, naka Google Forms, yung what I know. Yung yes or no na 10 statements. Okay? So, that's the first activity. Now, let's discuss the following, yung mga content nito. Server. Server ay, it's a term. It's a computer that provides functionality for other programs or devices called clients. So, syempre, expect mo kapag may server yan, may clients yan. Kaya nga may tinatawag na client-server model. Server, yung nagpo-provide ng services, clients naman ang nanghihingi, nagre-request. Okay, maraming klase ng server. Pwede siyang ma-function as database server, file servers, mail server, ayan. Print server, game servers, di ba? Ayan, web servers, and any others. Okay, now the role of the server is to share data and resources. Okay, so ganun. Its function is very important to the network. Okay, lalo na sa isang scheme ng client server na network. Napaka-importante ni server at dapat siya yung hindi mawawala, hindi masisira. Okay, so ganun. Yan po. Okay, so yeah, network operating system, or yung tinatawag na NOS. It's an operating system for the network, operating system para sa, ayan, para sa server, operating system para naman sa clients. So, the NOS distribute their functions over a numbered network computers, through the server, of course, which will facilitate the sharing of resources. Okay, so dito, ang access ay limited kasi secured yung file. Hindi yan basta-basta ma-access ng iba. Kasi kontrolado yun ng server. Kung kanino niya lang, isha-share yun. So, yan. Ano pa pwede ma-share maliban sa files, softwares, yung mga licenses, mga applications, ganyan. Even peripherals, mga printers, yan, fax machines. Okay? So, ganun po. The client, in return, ano namang function nito ni client sa isang client server na network? Syempre, yung client yung nagre-request ng isi-share na resources. Of course, si server, i-grant niya yun. Magre-respond siya dun sa request na yun. So, what are the types of network operating system? May tinatawag tayong peer-to-peer network. Ayan. At client-server network. Itong dalawang to. So, I believe ito ay hinanap dun sa, ano, no? Sa what's more, parang nakita ko to doon, yung sasagutan sa e-note. So, ayan. Peer-to-peer network, tsaka client-server. Yan yung dalawang functions. Functions, network operating system, types of network operating systems.
Common network types. Ito, nakita ko rin to doon sa e-note. So, nandito na pala yung sagot sa e-note. Okay, may tinatawag tayo na local area network. Anong nilalaman ng local area network? Pwedeng may server dyan. Ito yung mga clients, di ba? Pwedeng may printer yan nakasali. Systems are close to each other, just like that. Very close to each other, no? Itong, yan, LAN. And they are contained in one office or one building. Okay. What's the other common network type? WAN, or yung wide area network. Ito wider, tinignan nyo to, naka-start topology na siya. Kasi wider siya. Malalayong lugar na to. No? Composed of two or more LANs connected together over a large geographic area. Ayan. Typically, ito yung mga naka-phone lines and satellites. Okay? And the internet is a WAN because it's in a large, over a large geographical area. Okay? So, yan. Pag mas malaki siya, mas malaki yung area, wide area na siya. Or one. Then, mayroon tayong tinatawag na hybrid network types. Okay? So, ayan. Ang mga hybrid network types, ito, nakita ko rin to dun sa e-note, sa what's more, nasasagutan sa e-note, no? So, nandito rin pala yun. So, ayan. Campus area network, one geographical area, pero same organization, kagaya na lang ng campus. Ayan. Ng campus, ng school. Kung saan may magkakaibang department dyan. Syempre, maliban sa classrooms, may mga accounting department yan, registrar's office, mga ganun. Yan, campus area network. Metropolitan area network, this one naman, large network that connects different organizations. Kagaya na lang ng sa city. Ganyan. Regional kasama na rin. Okay, actually, ito yung mga types ng network kung saan ginagamit sa mga businesses na may branches. No, hindi lang sa Marikina branch, mayroon din sa Quezon City branch. O, yun. So, malayo na siya. Okay. Metropolitan na siya. Then, mayroon tayong tatawag na HAN, which is the home area network. Pambahay to. Small scale. Kaya, kita nyo naman sa picture niya. May bahay. Meron kang computer, smart TV, may mga smartphones kayo. Ayan. It connects computers and entertainment appliances, yung mga smart devices. Okay? Yes, mainly found at home. Kaya nga siya home area network. Then meron tayong tinatawag na PAN, or yung personal area network. So this one, very small, nakatabi mo lang talaga. Less than 2 meters ang range. Kagaya na lang ng cellphone, katabi mo yan. No, mga wireless keyboards, wireless mouse. Ayan. Okay, so yung answer sa what's more, makikita nyo dito sa page page 5 ng module na ito. Starting page 5 hanggang page 6. Ayan. Actually, kalahati ng page 7. Ayan. Okay, tingnan naman natin yung structures. Anong tinatawag na server-based network? Okay. May term tayo na node. No, node is any network device. 'Yon. The server controls what the node accesses. Okay, kasi si server talaga ang taga bigay ng access niyan. Thus, ang server is the most important computer. Dapat lagi siya naka-on. Dapat lagi siya connected. Dapat mataas ang specs niya. Ganun. Ang peer-to-peer or kilala sa tawag na P2P. Yan. All nodes are equal. Wala silang server eh. Kaya siya na peer-to-peer. They access resources. Okay. Pwede silang magkakita ng resources dyan. They control their own resources. Okay. So, ayan. Now, sa isang client-server network, syempre may client ka, may server ka. And itong mga nodes and servers, they share data roles. Nodes are called clients. Servers are used to control access. Kagaya na lang ng database software kung saan kinokontrol niya yung data, di ba? So, ayan. Siyempre, pag client-server network, expect mo na may server yan. Kagaya nito, may central yan. Central na server. Tapos connected na lang yung mga clients dyan. Okay. Once connected ang clients sa central computer, and yung central computer na yun ay ang server, they can now share resources. Okay?
Now, another explanation for client-server networking. Dapat, yun nga, may isa kang computer dito na gagamitin mo as server. At mataas ang specs nun. Okay? The rest ng computers mo na pang clients, pwede na mababa yung specs nyan. Okay? Ayun. So, server, ayan nga, kailangan lagi naka-on siya. So that the client machines can access the files and resources. Okay, anytime. Ganon. Kasi, nandun naman sa server, naka-store yung mga files and resources na yun. Kaya dapat lagi siya naka-on. One consequence sa kanya pag nag-brown out, yun, nawala ng kuryente, mag-off sa server, edi hindi na rin available yung resources. Yun. Okay? So, yan. But, the biggest advantage of having a client-server network is security. Kasi, meron kang server na siya nagmamanage ng lahat-lahat. Okay? It provides credentials para hindi yan ma-access ng kung sino-sino. Ganun. Okay. So, ayan. So, ano pa yung advantages? Ayan, backup, pwede. Intranet capability, yan yung kayo lang may internet. Internet monitoring, ganyan. Pag small network, pwede ng one server lang siya. Pero pag medium to large networks, pwede ng many servers yan. Ay, pwede pala yun, ma'am. Yes, lalo na pag pangmalakihan. Pwede may server ka sa web. Yan, web server. Siya nagkocontrol ng ano, para maka-access tong mga client computers na to sa internet, ganyan. Pwedeng may database server, lahat ng data. Ayun, distributed yung functions, no? Kasi malaking network siya. O, ilan yung malaking network, ma'am? Malaki talaga, thousands. Okay? So, ayan. So, itong next na to, itong mga chinekan ko na first step hanggang last step. Ito. Ito lang naman yung steps kung paano mag-install ng isang Windows Server 2012 R2. Ayan. Yan. 2012 R. Tumang bakit 2012 pa? Yan po kasi talaga ang ginagamit sa TESDA kapag gumawa kayo ng NC. Server 2012 R2. Okay. Of course, mayroong updated yan. May 2019. Ayun. Pareho lang naman halos. Mag-iiba lang naman yan sa itsura. No? So, ano ibig sabihin nun, ma'am? Ifo-format mo ba yung server na ang lalamanin niyang OS ay ganyan? Yes. Kasi kapag gagawa ka ng model na client server, dapat yung operating system ng server mo pang server. Ganon. So, dapat special yun. Okay. So, yan. Kaya, iba. Windows Server ang gagamitin mong operating system. Yun ang i-install mo sa kanya. Ngayon, si client computers mo, Windows 7 na lang yan. Okay. So, ayan. I'll provide a video dito kung paano nga ba inaano. Best na ma-explain dito is kung paano siya ini-install. Okay, may video ako na ipoprovide para makita nyo rin kung paano. Wait, let me see if I can see it. What? Okay, so kung makita ko siya para teka, mag-access tayo ng YouTube. Pero hindi natin iaano yung audio. Okay, just wait. Ayun, eto. Okay, sige. Balik lang ako dun sa may dito sa e-learning. Ito. Itong installing Windows Server 2012 R2. Okay, so yan. Yan yung title ng video. Noong 2014 pa to inano. By IT Free Training na channel. So, yun. In this video, we will show you how to perform clean install of Windows Server 2012 R2 Standard Edition in a VMware environment. So, virtual machine. Okay. So, ayan. Yung steps na makikita nyo dito ay pareho lang doon sa steps na nilalaman ng module. Okay. So, ayan. Napakita niya kung ano yung system requirements na dapat minimum para doon sa server na yun. Okay. Tapos, ano yung mga steps na kailangan. Syempre, gumamit siya ng VMware, virtual machine. Pag sa actual, na may bootable drive ka talaga, ito makikita mo. Si-set up mo sa BIOS para mabasa yung boot from ganyan. Diba? Ganun naman yung pag nagpo-format. Tapos, the usual, hintayin mo yan. Yan, loading files. Tapos,
Ayan, click mo lang. Make sure na English-English yan. Click mo lang yung next. Okay, tapos install now. Ayan. Kung may product key, product key. Tapos anong pipiliin dyan? Laging yung standard. 64-bit. Okay, so, ayan. And then, ito yung EULA na tinatawag, yung I accept. Diba? Tapos, anong difference itong dalawang to? Bakit, ma'am, pag nagre-reformat kami, may upgrade and custom. Ang upgrade is, hindi niya buburahin yung ibang apps mo at laman. I-upgrade mo lang OS. Kasi mas matagal yun. Diba? Saka, ano to, hindi advisable. Kasi, ano eh, lalo na kung from lumang OS ka to up bagong OS, eh, syempre, may compatibility issues yung ibang mga ano dyan, applications. Kaya, we do recommend na sa custom mo siya, yung custom yung piliin mo, yung clean, clean copy talaga. Okay, para clean copy. Okay, so yan, pinili niya yung clean, di ba? Okay. So yan, tapos ito, partitioning na. Yan, papartition lang. By clicking new. Yan, kiklik niya lang yung new. Pwede rin na mawag niya na, ay, di niya na pinartition yan. Nasa bagay, 100 gig lang yung ano niya. Ayan, tas, hintay mo lang yung matapos. Gano'ng katagal? Depende sa bilis ng computer. Hintay mo mag-restart. Pag-restart, ayan, magpapapasok yan ng username at password. Okay? So, ayun. So, pag napasok mo na yung username and password, ito na ang server 2012 R2. Ayan. Andito si server manager, dyan sa ilalim. So, ibig sabihin, ayan, nakapag-install ka na ng server 2012 R2 dyan sa computer. At the next thing to do dyan, pag magsiset up yan, mag-a-add na lang siya ng mga roles through the server manager. Ayun. Okay, so yan po yun. Yan po yung video na isasama natin. Okay. Now, going back to the module. Okay, dito kasi pareho lang naman yan eh. Yung ano dyan, steps. Okay, activity number 2. Ito, what's more. So, ito yung nasa, ano, e-note sa e-learning. Yan lang din yun. Okay, ang mga sagot nito, sabi ko kanina, sa page 5 to 7 ng module na ito makikita. Kasi, ayan yun. Types of network, types of network operating system, hybrid network, diba? So, yun yun. Hindi nyo nasasagutan ng what I can do, pero sasagutan nyo ang assessment. Sa Google Forms. O, yan din yun. Yung mga pictures kanina, nasaan ba ito nakita yung mga pictures na to? Anong page ng module yan? O, balikan natin. Parang na-discuss na yan ni ma'am kanina. Nakita ko na yung mga yan eh. Mula tayo dun sa may unang ano. Hindi dyan dito. O, yan o. Yan yung mga, tama ba dito ba? Ah, yes, tama. Yun nga. O yan, ano yan? Ano to? Ito pa. At ito, ito. Okay, so yan. Nandiyan pala siya sa pages, ano rin, 4 to 7. 4 to 7, nandiyan siya yung mga pictures na yun dito sa assessment. Okay, and that's it. Hindi nyo na rin sasagutan itong additional activities. Ayun, so tatlo lang talaga in total ang inyong mga sasagutan dito sa... Dito sa ano? Dito sa module number 1. Okay. So, ayun. Yun na po yun. So, hopefully, nakatulong itong video lesson na ito kung paano yung accomplish yung tatlong activities. And that's it. Thank you so much. And have a great day. Bye!